Ayan, for today's video guys, i-share ko lang talaga sa inyo yung naging job interview experience ko as a working student. And guys, kung gusto nyo malaman yung mga questions na naitanong sa akin dun sa dalawang naging job interview ko, please keep on watching. Hi guys, it's me again, Apple, and welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, support mo naman ako sa pag-subscribe dito sa YouTube channel ko and i-click mo na din yung notification bell below para updated ka sa iba ko pang mga videos. So ayun guys, for today's video, i-share ko lang talaga sa inyo yung naging job interview experience ko as a working student. And syempre, i-share ko din sa inyo yung mga questions na naitanong sa akin doon para, diba, kapag kayo umattend ng job interview or may job interview kayo, meron na kayong idea kung ano yung mga questions na itatanong lalo na dyan sa mga working student dyan. Kasi alam ko na karamihan sa mga students, gusto na talagang mag-work. Katulad ko, nag-work na ako, gusto talagang maghanap ng trabaho, gusto mag-working student para kahit ano, students pa lang tayo, kumikita na tayo ng sarili nating pera and nabibili na natin yung mga gusto natin, nakakatulong na tayo sa family natin kahit maliit na bagay lang. Ayan guys, dito sa video na to talagang magkikwento lang ako ng naging experience ko, i-share ko lang sa inyo. Pero disclaimer lang po, hindi po ako professional sa pagsagot ng mga questions na i-share ko. Kasi nga ako din mismo, diba, bago tayo umattend ng isang job interview, nag-search tayo sa Google kung ano yung mga tinatanong or kung ano yung mga dapat na isagot. Pero syempre mahalaga pa din na kapag in-interview ka, magpakatotoo ka lang sa sarili mo na sagot mo lang kung ano talaga. Base doon sa naging dalawang job interview experience ko, syempre, diba, kapag talaga job interview na yung usapan, kakabahan ka talaga kasi nga gusto mo talagang mapasok dun sa work na papasukan mo or in-applyan mo. So, dun sa una kong naging job interview, siguro 2019 yun, nag-apply ako sa isang fast food chain. And dun naman sa pangalawa na job interview ay dito sa work ko ngayon sa isang unlimited buffet restaurant, ganun. Dun muna tayo sa unang naging job interview. Dun sa una nga, sa fast food chain. Syempre, kapag ka job interview, bago yon magpapasa ka muna ng resume mo dun sa store na pag-a-applyan mo. And kapag ka tinext ka about sa job interview, saka ka palang pupunta. And ayun, magwa-wait ka lang doon para sa mag-i-interview sa'yo. And eto, yung mga questions na naitanong sa akin doon ay sobrang simple lang naman. Simple lang talaga. Pero doon sa fast food chain, yung naging interview sa akin doon ay parang Taglish siya. Nag-i-English. Pero yung sagot ko naman, hindi ako nag-pure English. Parang Taglish lang din, ganun. Ang mga naging tanong sa akin doon is about family status. Family status. Wait lang kasi meron akong code ko dito. Sinulat ko yung mga naaalala ko pang tanong para pag ayan, share ko na sa inyo, hindi ko makalimutan. Yung una is about sa family status. Ilan kayong magkakapatid? Or ano yung trabaho ng nanay at tatay mo, ganun. So, ayun nga, yung pangalawa guys ay yung bakit ikaw yung tatanggapin kumpara sa ibang applicant na nag-a-apply. Ano yung lamang mo sa kanila? Bakit ikaw yung tatanggapin ng company? Pangatlo is yung, syempre, hindi mawawala yung strength and weakness mo. Tatanong din yan, ano yung strength mo, ano yung weakness mo. Kasi natatandaan ko, ang sinabi ko lang sa weakness ko ay hindi ako masyadong magaling magsalita ng English kasi hindi ko din maisip nung pagkakataon na yun kung ano yung isasagot ko sa weakness ko. Yun lang talaga yung pumasok sa isip ko. And sabi naman nila, yung English naman daw ay parang hindi siya basihan kung gano'ng kadiskarte sa buhay. Hindi siya basihan kung matalino ka ba or hindi. Ganun. Yun, search ka na lang sa Google kung ano yung strength and weaknesses doon. Tapos pili ka na lang doon kung ano yung sayo, kung ano ba yung weakness mo, diba? Para kapag ka umattend ka na sa job interview mo,
hindi ka na masyadong kabado kung ano ba yung sasagot mo doon. Kasi nga, meron ka ng idea. And syempre, di ba, dapat talaga lagi tayong ready, nagbabasa-basa tayo, nagsesearch-search tayo para ready. Yung pang-apat naman na natatandaan ko dun sa naging first job interview ko ay tinanong din ako kung first job ko daw ba yon or hindi. Meron daw ba akong naging job before bago ako pumasok doon para malaman din nila kung meron na akong naging job experience. Pero wala pa kasi nga first work ko pa yun. Pero kaya naman sinabi kong wala, natanggap pa din naman, swerte. Tapos, tinanong din sa akin nung nalaman nga na nag-aaral pa ako na ito yung magiging first job ko, tinanong sa akin, kaya ko daw ba maging working student? Sure daw ba ako dun? Or baka daw nape-pressure lang ako na magtrabaho para na-excite lang, ganun. Sabi ko naman, opo, gusto ko po talaga. Gusto ko talagang mag-work na kahit student pa lang. Para nga, di ba, meron ka ng sariling pera na mabili mo na yung gusto mo. Kasi ako, ewan ko ba? Ang dami kong gustong bilhin, pero ayun nga, student pa lang naman ako na hindi ko pa kayang bilhin yun. Pero, kaya ako gusto magtrabaho para mabili ko na yung mga gusto ko, diba? Tapos ayun, tinanong din sa akin dun sa naging first job interview ko, bakit daw ako mag-working student? Bakit ako mag-working student? Ganun. So, ayun lang. Ayun na yung mga tinanong sa akin dun sa fast food chain na pinagtrabahuhan ko nung una. Siguro meron pa mga ibang questions pero kasi hindi ko na maalala kasi matagal na yun. Ito lang talaga yung mga naaalala ko. And, ayan. Dito naman tayo sa pangalawa. Pangalawa kong naging job interview experience. Ang mga tinanong lang din sa akin dun ay yung katulad nung una, tinanong din ako about sa family status. Ilan kaming magkakapatid? Anong trabaho ng nanay? Anong trabaho ng tatay? Tapos dito, tinanong sa akin about dun sa pag-aaral ko. Anong course yung kinukuha ko ngayong college? Pero kasi may kasabayan ako dun na in-interview. Tapos yung kasabayan ko, parang nag-stop na siya ng pag-aaral. Tinanong sa kanya kung may balak pa daw siyang magpatuloy ba ng pag-aaral kasi nga huminto na siya. And ayun, tinanong lang, anong course mo ngayong college? Tinanong ka about sa pag-aaral. Tapos katulad din nung una, tinanong ako dito ng bakit daw ako yung tatanggapin kumpara sa ibang applicant? Parang ano yung lamang ko sa ibang applicant, bakit ako yung tatanggapin nila? Tinanong din sa akin yun and tinanong din sa akin kung about sa job experience, tinanong sa akin first job ko daw ba ito or hindi. Kaya ayun, pumasok na. Yun, tinanong sa akin ano yung mga natutunan ko about sa first job ko. Ayun, tinanong sa akin, ganun, ano yung mga natutunan mo dun sa first job mo nga na ganyan. Tapos, ayun nga, tinanong siguro, inaalam nila yun para ano, para malaman kung bakit ka mag-working student, bakit gusto mo nang magtrabaho, sure ka ba na makakatagal ka dun sa trabaho mo. Tapos, ayun nga, kasi dun sa pinasukan ko ngayon, unlimited buffet, ganon, parang ganon siya, unlimited, tapos pa buffet style. So, expect mo talaga na ano, diba? Na pag-buffet, tapos unlimited pa. Expect mo talaga na madaming taong kakain dyan kasi nga, unlimited. Siyempre, sino ba namang tatanggi unlimited? Tapos, ganun. Siyempre, ano talaga, kaya mo daw ba yung ganung setup na hassle talaga kasi nga, ine-expect na madaming taong kakain, na magiging hassle talaga. Kaya mo bang makipagsabayan sa ganong klase ng trabaho? Tapos, tinanong din yung ano yung expectation mo dun sa restaurant na a-applyan mo? Ganon. Ano yung expectation mo about sa kanila? Ayun nga din, sinagot ko kasi dun yung ang expectation ko about dun sa restaurant na yun ay yung madaming taong kakain kasi nga unlimited. As in, dadagsain talaga ng tao. Kaya tinanong ako kung kaya ko daw ba makipagsabayan sa ganung klase ng trabaho na kaya ko ba yung pag-hassle talaga. Ganun.
Tapos, tinanong din sa akin dun sa pangalawang naging job interview experience ko, yung, how do you see yourself 5 years from now? Ewan ko kung bakit tinanong. Siguro tinitingnan nila kung, basta, ewan ko kasi kung bakit tinanong yun, how do you see yourself 5 years from now? Ganun. Di ko na sasabihin yung sagot ko. Mag-search na lang kayo sa Google. Char. Pero oh, kasi hindi ko ina-expect na tatanungin yun sa job interview. So, ayun, yun lang. Yung mga questions na tinanong sa akin dun sa naging dalawang job interview ko. Tapos, ayun, mas worthy naman kasi natanggap, diba? Ayun nga. Thank you nga pala sa lahat ng nanood dun sa isa kong video about sa paano mag-apply ng trabaho sa isang fast food chain. Thank you po sa lahat na nanood and sana panoodin nyo din po itong video ko kasi madaming nagtatanong dun sa akin. Hindi ko lang talaga masagot kasi nga, diba, respect ko pa din dun sa company na pinagtrabahuhan ko before. And ayun, ngayon talaga, sobra as in, ang hirap maghanap ng trabaho, lalo na ngayong pandemic. At lalo pa sa mga restaurant or sa mga fast food chain kasi nga, diba, hindi naman masyadong malakas kasi nga pandemic, kasi nga mahigpit na din, diba, kailangan konti lang talaga yung tao. Tapos ingat-ingat lang palagi kasi nga, diba, ang hirap na talaga, hindi natin alam yung COVID-19. COVID, kung saan ba, hindi natin alam kung isang kilos lang ba natin na hindi tayo mag-iingat, pwede na tayo mahawa, ganun. So, ayun, ingat lang tayo palagi. And so, ayun guys, kung nagustuhan nyo tong video na to, please give it a thumbs up and support nyo naman ako sa pag-subscribe dito sa YouTube channel ko and i-click nyo na din po yung notification bell sa baba para updated kayo sa iba ko pang mga videos. So, ayun lang guys, thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye! Mag-ingat po tayo palagi. Thank you!